nakabalik ako ng cylinder. Yung tornilyo niya, 4 na piraso. Okay na, napalitan na natin ang wheel cylinder. Ito yung luma yung dalawa, nag-i-stop yan. Sa pagtatanggal nga palagi sa brake shoe, pwede yung madali lang siyang tanggalin guys. Hindi kagaya ng mga coach sa truck. So, ganito lang siya. Ipihitin mo lang yung kanyang lock. Double lock ito eh. Ganyan ka lang. Ganyan din sa ilalim. Tapos sa paglalagay naman ng spring, ang discarte, tanggalin ko muna para mapakita ko lang sa inyo. Ayan, parang spring. Sabit mo muna siya dito. Tapos, dito. Nakabilangan naman, ganyan din. Ganyan yan. Yan. Taas, taas. Sure lang na tama yung position ng adjuster. Natin yung lock. Pinakita ko na sa inyo guys kung paano magtanggal ng brake shoe. Kung magpapalpi ng wheel cylinder. So, ganun lang guys. Spring. Then lock. Minsan masakit sa kamay yung pagtatanggal nito. Pwede naman kayong gumamit ng
supplies o kaya basahan o kaya buy script. Yan. Pwedeng gamitin. Tuto ko bang ulit? Ihit. Yan. So, yan yung pinaka-kanal niya. Yan lang. Ganyan lang magpalit ng kanyang, ito rin, pwede. Ganyan lang din magpalit ng brake shoe. So, ito yung luma niya. Ganyan yung bago. Kung magpapalit din kayo ng brake shoe, ganyan lang din ang procedure. Yan, yan, yan. Kung magpapalit ng wheel cylinder, tatanggalin mo din to. Then, tanggal ng wheel cylinder. Yun, so sa pagpapalit nga pala guys ng wheel cylinder ng canter, ang ginagawa kong diskarte, iniipit ako ng brake script dito sa kanyang flexible hose sa brake hose niya, yan 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 yan, tapos para hindi na rin tumagas, para hindi magtutulo tuloy tuloy yung ating brake fluid. So isa isa lang, so isa lang naman yung brake script ko, so sa isang side bago ko tanggalin, iniipit ako ng brake script guys. Yan, 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 yan. So, yan, dito ko iniipitan guys. Sa hose. Medyo nagrasahan na. Nag-greasing kasi ako dito ng kanya kingpin. Yan, yan. Maganda nga pala dito sa canter guys, pag nagpapalit kami dito ng wheel cylinder, kahit paano, kung wala kang available na wheel cylinder na pang kaliwa o kaya pang kanan, pwede mo pagpalitin yung kaliwa kanan. Yun, so yun guys, mag-adjust na ako ng kanyang preno. So tsaga lang to guys pag nag-adjust, kasi minsan pag hindi na tama yung wheel cylinder na kinakabit mo, hindi na rin tama yung araw na naka-drawing dun sa kanyang backplate. Yan, yan, minsan pupulsuan mo kasi minsan yung paigpit niya medyo makunat at yung paluwag niya medyo maluwag. Maluwag siya, medyo magaan siya pihitin. Yan, medyo taga lang ito guys, pero kaya-kaya yan. Napansin nyo guys, hindi na masyadong naikip yung kanyang gulong. Sinagad ko kasi yung adjust ng kanyang wheel cylinder. So ganun ho ako mag-adjust. Hindi ko lang alam sa diskarte ng iba. So isasagad ko ng higpit, sabay luluwagan ko ng apat ng ngipin. So ganun ho yung diskarte ko sa pag adjust ng preno na kanto.
Pinala lang. Wag lang yun. Bibilip pa ako. Ito. Let's go. Yun. So, yun na naman tayo, guys. Tamang uwian na naman tayo. At dito ako ngayon sa pagkakatapos ko lang po ba dito sa overpass ng SM Sukat. So okay naman guys yung canter na pinalitan natin ng wind cylinder. Pero may iba pa ang gagawin kasi doon. May iba pa ang gagawin din eh. Pero for today, yun lang muna ang ating vlog. So next video naman yung iba. At yun, salamat sa mga. Salamat nga pala sa umabot sa dulo guys. Salamat sa support sa inyo. Salamat sa mga bumabati sa Anchor Shop. At thank you, marami. Ayan, nandito ako ngayon sa Villarcipa guys, sa tent. Tawag nga yung tent. Ang dami dito nag-jogging. Yun lang. Nagbabike, exercise. Nga pala yung pang-araw-araw na dinadaanan ko pagpa-uwi, pero pagkapapasok ako doon ako sa kabilang way. So yun, kung nakatulong sa iyo yung video na to guys, like, comment, and subscribe. Ring mo na rin yung bell. Yun. So, thank you. Boundary. Ito pahay lupad bisag walay pako. We're just chillin' mga tropa basta walay masuko. Chillin' ta diri, vibe na mo kaji. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta